Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at Happy New Year! Ako po si Mags Valdez at kayo po ay nakikinig sa Buhay Bahay na inihahatid po sa inyo ng Alliance for the Family Foundation at ng DZXL 558 Manila. Kami po ay inyong napakikinggan sa radyo at napapanood rin via live streaming sa Facebook, RMN DZXL 558 Manila at sa YouTube, DZXL 558 Radio Trabaho. Ako ay nalulugod na makasama ngayong hapon ng aking co-host na walang iba kundi si Tita Chit. Happy New Year, Tita Chit! Happy New Year! Mapag-asang 2021! Ah! Alam mo, Mags, meron tayong panauhin ngayon. Wow, grabe! Alam mo ba? Kung ito ay anak ko, naku talaga naman, ipagmamalaki ko. So, ikilala ko po sa inyo ang panauhin natin ngayong hapon. Ang tawag po sa kanya, Jung. Pero ang buong pangalan niya po ay Janice Marie. Janice Marie P. Fernando. So, si Jung Fernando. Oh, bakit ko sinasabi na ipagmamalaki ko? Una-una po, katatapos pa lang yan ng kanyang college degree, aba, edi pumasok dun sa Philam Asset Management Incorporated bilang isang account officer. Doon ko yan nakilala eh. Pagkatapos, 3 taon pa lang siya doon, aba, naging marketing officer na. Pagkatapos pa yung ilang taon, aba, naging regional manager na pala ng South Luzon. Talaga naman sabi ko, kahanga-hanga ito. Naku, talagang kung anak ko lang ito, talagang siguro malayo na narating ng aking mga paa, no? Okay, tapos noon, lumipat siya sa Phil Equity Management. At alam mo, nung lumipat siya doon, Senior Division Manager. Eh, syempre naman, eh, ako naman siguro yung mga headhunters, ano? Hahanapin ko yung mga klaseng ganito. Kaya, nung siya ay napapunta sa Rampver Financials ng 2008, aba, ede vice president na agad. Kaya naman po, ngayon, diba, 2008 siya pumasok sa Rampver Financials, ngayon, senior vice president na siya ng Rampver Financials. At dahil siya senior vice president, head pa siya ng sales at saka distribution. Kaya naku talaga naman ho, kung sabi ko nga sa inyo, kung ito ay anak ko, eh siguro naman talagang lahat ng makausap ko ay ipagmamalaki ko itong aking anak-anakan. Kaya po, kinatutuwa po namin dalawa ni Mags na maging panauhin natin si Jung Fernando na siyempre ang pag-uusapan niya ay papaano natin mapapalago ang ating mga laman sa bulsa. Di ba? O sige, tanong mo na yung mga gusto mong itanong muna, Mags. Tama yan. So ako din, no, kahit hindi ko pwedeng maging anak si Jung, kasi magkalapit lang yata ang edad namin, pagmamalaki ko rin yan bilang kaibigan. Kasi naman, kanina nga, no, bago nagsimula yung show natin, tinatanong ko nga si Jung, paano ka ba napadpad sa career na ito? Baka Jung, pwede mong simulan doon at pakilala mo yung sarili mo, ano ba yung educational background mo, at paano ka napadpad dito sa career mo sa financial wealth growing, no? Pagpalaki ng pera. Paano ba nangyari yun? Hey, good afternoon, Ms. Chit and Mags, no? First of all, I'd like to thank you for this opportunity that you have invited me to guest in your program. No, maraming salamat rin, Ms. Chit, sa inyong very generous na introduction sa akin. By all means, pwede niyo po akong ampunin. Dahil nadinig ko kay Mads kanina, kayo po ay isang hasyendera. Kaya po ay open na open po sa pagpapaampon sa inyo. Hindi, pero seriously, Miss Chit and Mags, maraming salamat and Happy New Year. Talagang it's really an honor and a privilege to be invited in your show, in your program. So going back to Mags' question, actually, paano ba ako napadpad sa career na to? Sa totoo lang, I was telling Miss Chit and si Mags, no? Mahiyain talaga ako. Sobrang kung pwede nga lang akong magtago, lalong-lalo na nung bata pa ako. Ayokong ayoko yung napuput ako sa spotlight.
ayoko yung nagsasalita at pinanunod ako ng maraming tao. Parang natutunaw ako na ice cream. Ganun yung pakiramdam ko. Pero siguro, nag-uumapaw lang talaga yung drive ko from within to accomplish so many things. Ang dami-dami kong pangarap, ang dami-dami kong gustong mangyari sa buhay. Kaya siguro, yun nga, yung drive na yun, yung nagtulak talaga sa akin to grab whatever opportunity I had back then nung naghahanap ako ng trabaho. I'm a graduate of UST, Behavioral Science, sabi ko nga kay Mag. And talagang ano, kasi at that time, kaya naman Behavioral Science yung kinuha kong kurso. Ginaya ko lang yung daddy ko, hi daddy, hi mommy, na nanonood rin sila ngayon. At si Manang sa baba, hi na rin sa mga taga Rambler Financials, Boss Rex, Eric, Jason, lahat pa. Yun, ginaya ko kasi HR practitioner yung dad ko. Gusto ko din parang ganun, parang naging idol ko siya back then. So, and then when I graduated, syempre di ba pag fresh grad ka, kung ano yung unang dumating na trabaho sa'yo, di ba, na na-offer sa'yo, you'll grab it. So, yun yung nangyari sa akin sa Film Asset Management. And medyo nagulat pa ako, naku, sales to, may quota to, pagka hindi ako tumarget, tanggal ako. So, maraming ganyang apprehension. Just parang, yun nga, ang daming multo sa utak ko. Back then, iniisip ko, ayokong magbenta, ayokong humarap sa maraming tao. Parang hindi ako nag-aral ng 4-year course just to beg for other people's mercy. Yung mga ganyan ba, na mga kung ano-anong kwento sa utak. Pero yun nga, to cut the long story short, from those humble beginnings until yon talagang pinagtiyagaan ko to, pinagtrabahuan ko to, whatever I have now, I'm very blessed to be mentored by the very best also. Nagsimula ako sa mga magagaling na mga boss at hanggang ngayon, nandito pa rin ako nagtatrabaho for my bosses. Yan, sila Boss Rex. Hi Boss Rex, kung nanonood ka man ngayon. Okay, so salamat, yun. Jung, no? Kasi actually, nung nakita ko nga yung resume mo na pinagmamalaki ka talaga ni Tita Chet, kasi ako pati nawindang nung binasa ko kasi parang, wow, ang bigati ng guest natin ngayon. Pero siguro para dun sa mga hindi masyado nakakapag, hindi sanay makarinig ng mga ganyang terms, no? Yung mga regional managers, sa equity management, tapos noon, financials, kumbaga yung mga hindi sanay makarinig sa mga ganyan. Baka pwede mo kaming bigyan ng overview. Kasi alam ko, ikaw ay isa ring licensed insurance agent, certified investment solicitor, isang business administrator, at registered financial planner. So parang napakarami. Kung pumapasok lang sa isip ko lagi, pera, pera, pera. So related sa pera to, kasi finances, di ba? Pero ano po ba talagang ginagawa ng Rambler Financial Services at yung position niyo po? Oo, yung Rambler po kasi, we're the biggest mutual fund distributor in the country. So, nagsimula po kami ng maliit pa lamang noong 1993 hanggang lumaki na po yung minamanage naming negosyo. So, as a distribution company, we carry different kinds of financial products and services. Nag-offer po kami ng investments through mutual funds, insurance, life, non-life insurance, may commercial papers pa po. We also have facilities for direct stock trading. Meron rin po kaming mga facilities para pangutang yung mga SMEs natin, ng mga clients, no? At marami pa pong iba. Basta we're like a one-stop shop. Para po kaming grocery ng lahat ng pwede ninyong mahanap sa ng lahat ng gusto ninyong hanapin sa isang financial institution, meron po kami. So we partner with different brands. So tapos yung mga produkto po nila, yung mga services po nila, ino-offer rin namin sa mga kliyente. So ang advantage po of getting a parang of investing or getting an insurance through a company like Rambler Financial, it's you get to talk to one person and that person will already have access to all your financial service needs. So, ganun lang po siya kasimple na kami po lahat ng mga meron ang, for example, ang Film Life, ang Sun Life,
ang AXA, ang Phil Equity Management, Toldivo, Atram, lahat po lang yun kinikerry po namin. At pagka may client po kami, may access na po siya automatically sa lahat ng produkto na ino-offer ng mga kumpanya na yon, kasi lahat po nang yon nandun sa Rapper Financial. Hindi na po kayo kailangan kumausap ng iba-iba pa pong mga ahente or account officer, o hindi na kayo kailangan pumunta sa iba't ibang klase ng opisina na to para makapag-transact, makapag-invest. Kasi isa lang ang kausap niya sa Rapper, pwede niyo na ma-access po lahat ng ito. Wow, okay, Jung. Naku, talaga naman. Talagang mukhang magiging malaki ang commission namin sa Rampler nito. Itatanong ko lang. Okay. Kasi itong mga pinag-uusapan natin ito, ay pwedeng akalain ng pangkaraniwang tao, ay, hindi naman kami kasali dyan. Parang mga pang big time lang naman yan. Mm-hmm. Eh, alam mo, katulad ako, katulong lang ako sa bahay, o ako naman ay security guard lang, o ako nga ay nagtitinda lang ng balut, pero takang gustong-gusto ko naman talagang lumago. Ano naman kaya ang magagawa ko? Sino naman ang magtuturo sa akin? Ako ba'y makakalapit sa mga katulad ninyong malalaking kumpanya? So, yan ang gawin nating ano, parang buksan natin ang isip ng mga taga-sunod ng mga tagapakinig natin kung paano talaga makakatulong ang katulad ninyo sa mga pangkaraniwang gusto naman talagang umangat sa buhay. Tama, Ms. Chit. Maraming salamat at biniring up nyo po yan, kasi karamihan akala pwede lang sila yumaman pag may pera sila. Pwede lang silang mag-invest pagka malaki yung pondo nila. Pero sa totoo lang, you can already start investing for as low as 500 pesos, for as low as 1,000 pesos, pwede na kayo mag-set up ng sarili ninyong investment account. Alam niyo po, magugulat kayo. Marami po kaming kliyente, mga kasambahay, mga security guard, drivers, at ang dami na rin pong lumago at yumaman, thank God, sa mga kliyente namin na yun through the years. So, hindi po tamang isipin na pagkasambahay ka lang or ordinaryong worker ka lamang, wala ka ng access sa mga instrumento po nito. Kasi lalo na ngayon, very retail na po talaga. Abot kaya na po talaga ang mag-invest. Sige, Jung, ikwento mo sa amin ng isang example lang nung sinabi mo para naman mas mabuhayang kami ng loob na talagang totoo ito, di ba, Jung? Ano, Mags? Mga success stories dyan para sa mga tagapakinig natin. Oo, marami na pong mga naging success stories, pero ang isa sa mga tumatak po sa isip ko is yung bus driver na nag-invest dati sa amin po, 5,000 lang po siya, pero consistently naglalagay po siya sa mutual funds po na tinatawag. Isa po itong investment instrument na kung saan pinagsasama-sama namin yung pera ng mga iba't ibang investors. Tapos meron pong mga professional na mga fund managers, mga eksperto po, na sila mismo yung nag-aalaga at nag-i-invest nung pera natin. So, going back to that story, meron pong bus driver kami na kliyente na every month consistently naglagay lang siya ng 5,000 pesos every month. And then, after how many years, nag-retire po siya at kinailangan na niyang tanggalin yung pera na niya, and nag-retire siya with a minimum of 1 million pesos. Imagine that, yung 5,000 niya na every month lang niya nilalagay after, I think that was after 7 or 8 years, naka 1 million pesos na rin po siya. Kasi syempre, Jung, paano kayo nakilala nung bus driver na yon? Ano po yon? Inquiry lang po yon. Tumawag, nag-inquire, tapos yun, sinagot lang po, tapos in-assist namin. Tapos yun na po, nag-open na siya ng investment account niya, ganyan. Tapos sinasabihan namin siya na pag may windfall, pagka meron pong yung bonus, or yung windfall po, yung pag minsan may pabugso-bugsong bonus tayo natatanggap, di po ba? Yung mga hindi natin inaasahang pera, not necessarily swelto or ano,
na monthly natatanggap natin, sinasabihan namin siya na kung may opportunity kayong magdagdag, magdagdag kayo. So, ganun lang po. Very consistent lang siyang naglagay. He didn't even look at the market. Hindi man siya nag-monitor kasi wala nga po siyang naiintindihan to begin with. So talagang in-entrust lang po niya yung pera niya sa amin and naka-retire naman po siya ng sobrang comfortably po, maginhawa po. Wow, napakaganda ng kwentong ganyan, June, kasi siguro iniisip ng mga ilang tao dyan, no, na parang kada buwan nasisimot yung kanilang pera sa sweldo nila, di ba? So mas maganda pala na imbis na sila mismo magtabi sa kanilang alkansya o kaya sa bangko o kaya may kakilala ko sa ilalim ng unan, linalagay yung pera. Hindi lalaki yung pera doon eh, no? Kailangan talaga ng tulong ng natin na may mga eksperto na maghahawak ng pera at sila mag-i-invest para sa atin. At napaka-importante niyan para sa mga hindi marunong sa pera o kaya hindi naturuan tungkol dito. Kasi parang for me, 5 to 7 years lang of investing 5,000 for 7 years consistently at ng buong tiwala sa inyong kumpanya, naka-retire siya with 1 million. Parang ngayon gusto na rin mag-retire in 7 years. Kasi ang maganda rin sa kanya, nung nag-start siya, sobrang baba nung market at that time, nung stock market at that time. Kaya naka-ride siya dun sa trend na ang ganda nung mga presyo nung nakapasok siya. So, yun. So, June, turuan mo kaya ang mga tagapakinig. Nung tinatawag natin, ano pa yung mga parang general rule? Ano yung mga alituntunin na pwede nilang magawa para nang ganun, makaangat talaga sila. So, paano sila mag-uumpisa? Sabihin mo, sa 100 pesos nilang araw-araw, paano nila ito pwedeng maumpisahan na maging katulad din siguro ng bus driver na sinabi mo? Opo. Palagi po yan sa Ramp for Financials. So, tinuturo namin pa sa lahat ng trainings namin, seminars, webinars, no, na it's not how much you earn, but how much you save and invest that matters. Yung hindi po yan nadadaan sa laki ng income, hindi porket maliit yung sinisweldo mo, wala ka ng pag-asang yumaman, ganun din, hindi guaranteed na pag malaki yung sweldo mo, magiging financially okay ka na in the future. Talagang tao-tao po yan. Kung ang importante po yung amount na tinatabi natin for savings and investments, and maganda rin pong isipin na yung sinisave natin, tulad ng sinabi ni Mags kanina, huwag lang natin ilagay sa baba ng unan, no? Dahil hindi lalaki yan. Yung unan mo lang yung lalaki. Kakapal yung unan mo, pero pero hindi yan dadami pagka nilagay mo lang yan sa ilalim ng unan mo, no? Kailangan may mga tinatawag na investment instruments kung saan yung mga tinatago mo, yung mga kinikip mo from your income, dun mo dapat nilalagay para lumago siya. Tulad ng mga nabanggit ko po kanina, yung mutual funds, you can already start to open your own account for as low as 500 pesos, 1,000 pesos, and it can already earn as much as 10% per year or even 12-15% per year. Pero dapat po, long term lang talaga yung horizon yung... Oo, mahaba yung ano... Mahaba ang panahon na pwede mong iiwan doon, sure. Hindi mo kukutib-kutibin, di ba? Yan, oo. Na talagang... Huwag kang babawas. Yes, dapat pagka halimbawa nakapag-decide kayo na gusto nyo talagang take yung track towards this financial journey at gusto ninyong magkaroon ng successful na wealth creation eventually, kailangan talaga maging disiplinado rin kayo na yung itatabi kong pera, walang galawan yan for the next 5 to 10 years until I retire. And consistently, regularly talagang dadagdagan ko yan. Kasi that's the only way for you to really accumulate and really grow your investment over time. So anong edad? Anong masasabi mo, halimbawa sabihin mo sa mga bata? Anong edad ang pwede mo na silang maturuan ng yung ganito, mag-ipon, tapos kailangan siguro alam nila kung anong paglalaanan nila, di ba? Kasi baka ipon nga ng ipon, kung hindi naman talaga nila na parabang na visualize na, gusto kong bumili ng bisikleta. Pero yung nanay ko, hindi ako bibigyan ng pambili ng bisikleta kasi sinabi niya, kailangan daw pag-ipunan ko. So, paano niya gagawin?
I think, Ms. Chief, there is really no hard and fast rule kung ano ba talagang edad natin dapat tinuturo yung mga financial concepts na to sa mga bata. Pero for me, the moment, as soon as the child starts to ask for things, yun nga, inabanggit ninyo, as soon as naghingi na yan ng bisikleta, ng gitara, ng laruan, doon yun na pwedeng maisingit yung mga konsepto na to in a subtle way na, alam mo anak, hindi lahat ng gusto mo pwede mong makuha in an instant. Lahat ng gusto mo, dapat mong paghirapan, dapat mong pagtrabahuan. Pwede niyong maituro na sa kanya yung value of saving and investing na parang tipong, o anak, kung gusto mo talagang mabili yung bisikleta na yan, bibili natin yan, pero pag-ipunan natin. So, tutulungan ka namin ng daddy mo, no? Lahat ng mga matatanggap mong pamasko galing kay Ninong, Dina, Tita, ganyan, ibigay mo sa amin, tuturuan ka namin mag-save and invest. Tapos pagka lumago na to next year, bibili na natin yung dream mong bisikleta. So, may mga ganun po na matuturuan rin po natin sila ng yan, yung value of saving and investing. Tapos, yun po, yung delayed gratification na habang hindi mo pa po afford, no, pagtrabahuan mo, pag-ipunan mo, para pagdating ng panahon na ready ka ng bilhin nito, baka mas magandang bisikleta pa, baka ano pa, di ba, parang yung deklase pang bisikleta mabili mo kasi nga hindi mo minadali yung mga ganyang bagay po. So siguro parang ang importante dyan yung disiplina, no? Disiplina opo. Na kada sweldo, kada 15 o katapusan, hindi tayo magpapa McDonald's o Jollibee sa mga anak natin kada ganun. Kasi pwede siguro kapag may birthday, no? Ganyan. Pero dapat ipaalam din natin siguro sa mga anak natin na mas importante na yung hinaharap ang iniisip natin. Gusto ba natin sa hinaharap na nakapahinga tayo at, you know, komportable tayo sa buhay? O yung sa ngayon, ang komportable, nakain ka kung anong gusto mo, bilhin mo kung anong gusto mo. So, importante talaga na may disiplina doon at iba yung mindset na tinuturo sa mga kabataan. Ang gusto siguro namang mapakinggan din ng mga young professionals, ano, lalo na ngayon na marami sa kanila work from home or baka merong konting naipon, pero yun na nga, dahil parang hindi naman tuloy-tuloy ang kanilang trabaho, paano ba nila magagawa na pwede pa silang, sabi nga, makasulong na hindi naman parang dapan-dapan na sila. So ano tipong financial planning ang pwedeng maibahagi mo para sa ating mga young professionals? For mga young professionals po, palagi namin sinasabi rin, kung talagang decided na kayo, gusto niyo talagang tahakin itong tinatawag na financial planning journey, lagi po namin tinuturo na you always have to begin with an end in mind. Bakit niyo ba gustong gawin to in the first place? Pag alam niyo, klaro sa inyo yung vision niyo, alam niyo yung goals and yung objectives niyo, mas sustainable po, mas itutuloy niyo po itong journey na ito. Kasi po, hindi po madaling proseso yung financial planning na proseso. Hindi ko po alam kung mga subscribers na po namin kayo sa Rumper Financials YouTube channel. Yung po yung huling video ko, I talked about yung financial planning concept po doon. At may limang areas po kasi yun. Meron tinatawag na protection planning, may tinatawag na retirement, estate planning, investment planning, at tax planning. So, lahat po ng yon i-cover natin pagka talagang gusto po nating daanan tong financial planning process. And kapag hindi po klaro sa inyo yung objectives niyo, tatama rin kayo habang ginagawa niyo po yung financial planning process na to. Yung next po na gusto kong ipayo sa mga young professionals na nagsisimula pa lang sa journey po na ito, it's to really have that clear inventory. Kailangan may inventory po talaga tayo. Kasi lalong-lalo na yan, habang bata pa po kayo, konti pa lang yung mga na-acquire ninyong assets or mga naipupundar ninyo in terms of savings and investments, no? Simulan na ninyo na may klaro kayong inventory of everything that you own and everything that you owe. Lahat ng mga meron kayo sa kasalukuyan, na mga pagmamay-ari,
versus lahat rin po ng mga pagkakautang rin ninyo. Kailangan klaro po, nakalista po yun. At kasi karamihan po sa atin yung inventaryo nasa utak lang. And di ba, hindi magandang mag-rely sa memory. Lalong-lalo na, na ang dami naman talagang nangyayari sa buhay natin day-to-day. No? Matatambakan yan ng ibang mga ibang kailangan nating isipin pa. So, more often than not, nakakalimutan natin yung mga ibang detalye. And ang maganda dun, habang mga bata pa po sila at gusto nilang simulan tong financial planning journey na to, yung inventory po kasi it's also a very good realization for them na, uy, ang layo ko pa pala dun sa gusto kong target. Ito pa lang pala na iipon ko, uy, ang laki pala ng utang ko, sobra pala akong mag-spend. Ito pala yung mga pangit sa cash flow ko, eh, ito pala sobra-sobra ako dito. Marami pong mga ganyang klaseng realization pag gumawa sila ng sarili nilang inventory. So sa akin, yung dalawang bagay po na yun, kailangan klaro sa kanila ano ang objectives nila, ba't nila gustong simulan tong financial planning journey na to. At pangalawa is to have that clear inventory of everything that you owe and everything that you owe. Lahat ng mga meron kayo pagmamay-ari ninyo versus dun sa lahat ng mga pinagkakautangan pa-pakunin nyo. Excuse me, June. Ano yung sabihin mo ng mga pagmamay-ari? I mean, you know, para maging malinaw sa kanila, hindi mo siguro iniisip, ang ibig sabihin ba nito, meron silang mga lupa at bahay? At ano ang pangkaraniwang pagmamay-ari ang mga meron ang young professionals? Mga ipon po, mga accounts, bank accounts, investment sa mga mutual funds, insurance, yung mga relong na bibili nila, mga painting kung na, nag-iipon na po sila ng painting, or mga collectibles po na tinatawag, yung mga, alam nyo ba, yung mga pag bata kayo, may mga magazine kayong kinokolekta, mga stamps, mga kung ano-ano po na may value, jewelry, kung anong pa mo, mga watche man yan, o kung ano pa man po na anything that has value. So, kailangan mailista ninyo sa inventory ninyo such that pagka biglang knock on wood, may mangyari po sa inyo, yung mapag-iiwanan nyo po, hindi magsa-start from scratch. Kasi tandaan nyo po, kayo lang, bukod tanging kayo lang po ang nakakaalam ng kompletong listahan ng lahat-lahat ng nabili nyo, naipundar ninyo, at nai-invest ninyo. Kasi for example, ako po, parents ko, hindi naman nila alam kung saan ko nilalagay yung pera ko, yung ipon ko, yung kung ano-ano na ba nabili kong bag, kung ano-ano na ba nabili kong jewelry, ganyan po. So, ganyan din po, sa going back to your question po, Ms. Chit, lahat po ng bagay na merong value, ilagay po nila dun sa inventory po na yun. So siguro po tapos pwedeng lumapit sa inyo para maturuan ninyo paano nila i-manage yung kanilang mga what I own and what I owe. Ano yung mga pag-uutang ko at ano namang meron din ako. Yes, opo. So parang yun po yung step one, no? Kasi sabi kasabihan nga po tayo, what gets written gets done. So I think na yung simula ng panahon na to, 2021, kahit ako gagawin ko yan after this episode kasi na-inspire ako sa bus driver na kinuwento mo, eh, no? Kung kaya ni Kuya na magka 1 million in 6 years, kakayanin din natin yan. So kailangan lang ilista kung anong inutang at ano ang lahat ng pag-aari natin. At ngayon po, meron po tayong on-air live question po from one of our listeners. Mula po sa Angeles City, si Ms. Susana Pineda. Wow. Magandang hapon po at salamat po sa inyong pagkinig sa Buhay Bahay. Nagtatanong na po siya ngayon, paano daw po mag-invest? Ano po yung masasagot niyo doon? Ano po yung pinakasimpleng paraan para makapag-invest sila? Ngayon pong narinig nila na ang dali lang pala, no? Ano po yung first step, aside from listing everything you own, everything you owe, paano po sila mag-invest sa inyo? Paano mag-invest? Marami pong paraan, pero kung kayo po ay wala pang masyadong alam about the different investment options out there, maaari nyo pong simulan sa mga tinatawag na mutual funds. Yung mutual funds po, nabanggit ko po kanina yun, yung po yung mga investment instruments na mina-manage po ng mga professional. So,
yung perang ibibigay natin dito sa mga investment companies na to, hindi na natin kailangan problemahin ano bang magandang bilhin stock, ano bang magandang piliing bonds, treasury bills, notes, ganyan. So, kahit na kung may ginagawa kayong trabaho full-time, pwedeng-pwede pa rin po kayong magpalago ng pera ninyo through these investments kasi may iba pong nag-aalaga ng mga pera natin para sa atin, naman experts po sa atin. So, you can start by simply filling out the application form. Pag may ready na po yung pera ninyo, i-fill out nyo lang po yung forms na yon, tapos mag-submit lang kayo ng 2 government-issued IDs, and that's it. Nandun na, okay na po yun. Online yan lahat? Natin. Online yan lahat? Pwede online? Po online. I-submit lang po nila through email, scanned copies lang po ng forms, tapos di-deposit lang nila doon sa mga bank account na ipoprovide namin. Tapos, yun na, pwede na natin siyang i-book or i-process po. Okay. So mamaya i-post natin ano, lahat ng mga paraan para kayo ma-contact ano, 'di ba? Opo. Or baka pwede kayo magbigay ng email address o kaya contact number ng RAFBER para po sa mga tagapakinig natin na nais nang i-contact kayo ngayon pa lang. Kasi mukhang si ano po si Ma'am ano eh, Susana gusto na talagang mag-invest. So, ano po yung contact number ng RAFBER na pwede nilang ma-contact? Opo. Ang pinakamadali pong contact email address sa ngayon kasi generally we're still doing work from home. So baka pag tumawag siya sa landline, mataon na wala pong tao doon. Pero pinakamabilis na may sasagot po sa kanya would be yung info@ramsver.com. info@ramsver.com. Mm-hmm. Tsaka sa kagandahan ngayon no, dahil sa internet, YouTube, follow ka sa YouTube, RAMFBER, sa YouTube, RAMFBER, sa email, info@ramfber.com. At meron po ba kayong Facebook page? Meron din po kaming Facebook, RAMFBER Financials, i-search nyo lang po. Very responsive naman po. Mabilis po namang sumagot yung mga kasamahan ko sa office. Yan, sila Erwin, sila Joma, sila Erin. So, Ma'am Susana, kung kayo po ay interesado, i-message nyo lang po sila doon sa Facebook, sa YouTube, o kaya sa email, info@ramfber.com. May cellphone number po ba kayong maibibigay? O doon na lang social media? Doon na lang po kasi sure naman pong sasagutin kayo ng mga kasamahan namin. At pag hindi kayo sinagot agad, yari sila sa akin. Sinabi ko na nga ba eh. Sure na yan na may sasagot kasi ayaw nilang may si Jung, no? So, may baston palang hawak si Jung. May latigo. Kahit work from home, maabot na yan yung mga lugar nila, di ba? Oo. Kay Ms. Susana Pineda Angeles from Angeles City. Susana Pineda from Angeles City. Salamat po sa inyong tanong. Para po sa ating ibang tagapakinig, pag may tanong pa po kayo tungkol sa wealth creation, kung paano ba umaman, mag-text lang po kayo sa 0926-032-6721. 0926-032-6721. Ano pong sunod na tanong natin, Tita Chip? Alam mo, itong tanong kong ito, ewan ko, no? Pero parang sensitive ito. Pero alam mo ba, pangkaraniwan sa mag-asawa, ang nagiging issue ng kanilang pinag-aawayan ay tungkol sa pera. So, hindi ko talaga alam kung ano ba ang naging experience na ninyo, Jung, sa mga ganyang issue na mag-asawa, lalong-lalo na tungkol sa pera. Kayo ba ay nakatulong na sa mga ganyan para hindi naman sila mauwi sa paghihiwalay? Baka naman meron kang pwedeng maibahagi sa amin. Lalong-lalo na po ako ang eksperto dyan sa tanong na yan, Tita Chief. Dahil wow! Alam naman po ng lahat. Marriage counselor na pala ito si Jung. Ito yung tanong nyo dahil tulad niya ni Mag. Ako ay single pa rin po sa ngayon. Pero yung tanong nyo naman po, general naman po yan sa like yan, mag-best friend or magkasosyo sa negosyo, no? Business partners, yan, mag-asawa, ganyan.
siguro based on our experience po, number one na pinaka siguro solusyon para maiwasan yung mga money problems or issues po is really clear communication. Kung alam po nung bawat isa sa inyo kung ano talaga yung role nung bawat isa, sinong taga-budget, sinong taga-invest, sinong taga-gastos, sinong taga-bili, di ba? Kung malinaw po yun at wala po tayong tinatago sa partners natin pagdating sa pananalapi. Full disclosure, transparent tayo. Afford ba talaga natin o hindi? Mamamanage natin yung expectation ng bawat isa eh. Parang siguro mahirap na magkaroon tayo ng problema sa pananalapi, sa magkaroon ng issues with regard sa finances, no? Pag napag-uusapan po ng mabuti at klaro po sa parehong party. So sa akin, communication po talaga is key para walang away pagdating sa pera. So yung bang trabaho mo bilang isang tinatawag na business administrator, ano ba, kasi parang isa ata yan sa mga ano mo eh, di ba? Isa sa mga ginagawa mo, yung tinatawag na, ano ba yung ibig sabihin nung chartered business administrator? Ano yung ginagawa ninyo? Ito ba yung mga ginagawa niyo para sa mga magpa-partner, kaya ganyan? Ah, hindi po. Ano po yan? Isa po yung kurso na tinake ko po sa AIM in the past. Kasi sa office, hindi lang po ako sales, hindi lang po ako marketing, hindi lang po ako HR. So medyo general po ang trabaho ko po sa office. So kinakailangan po makapag-aral po ako ng isang programa na medyo may general knowledge on all the facets of a business. So lahat ng departamento po pinag-aralan namin. May kahit pa paano, may konting background po tayo dapat sa iba't ibang klaseng department sa isang kumpanya. Be someone na, yeah, parang would be functioning like a general manager na rin po sa office. So yun po yung kurso na yan, Miss G. Ah, okay. So, not necessarily parang dahil nagka-counseling kami sa mga mag-partners. Okay. Ah, okay. Ako naman, ang tanong ko, no, kasi napag-usapan natin na yung budget, no, ano ba yung tips na mabibigay mo sa ating mga tagapakinig na kunwari, hindi pa sila handa mag-invest? Pero paano ba sila magsimula ng budget? Ano ba yung magandang steps na kailangan nilang gawin para makapagpatabi sila ng kaunti at siguro eventually makapag-invest na sa inyo? Ano yung mga tips mo? Para masimulan yung budget, kailangan alamin at intindihin muna nila yung cash flow nila, yung level of expenses nila, ano ba talaga yung ginagastos nila every month, magkano talaga yung pumapasok na income sa kanila every month, no, ano yung mga financial obligations nila na regular, ano yung mga pinasukan nilang installment, ano yung mga sinusuportahan nilang mga costs, ano yung mga sino yung mga dumidepende sa kanila at marami pa pong iba. Basta dapat po nagsisimula yan sa pag-iintindi ninyo nung sarili ninyong cash flow. Kasi from there, mas madali na po tayong mag-budget at mag-allocate po ng resources. So, dun po talaga, yun po talaga yung magandang pagsimulan natin. And then, kailangan din po may mga rule of thumb tayong naiintindihan din. Like for example, every month, sabi nila sa income nyo daw po, kailangan a good 10 to 20% goes to savings and investment. Anything beyond that, it's nice to have but not necessarily practical to have. Kasi pag over naman po yung magtatabi ninyo ng pera, nasa sakripisyo naman po yung ibang mga obligasyon ninyo na kailangan naman pong sustusan rin. So, kailangan balansyado lang po tayo dapat. So, yan, yung mga ganyang bagay po. And kailangan rin sa budgeting na ipoprograma nyo rin po, yung nabanggit ko po kanina, yung mga pinapasukan natin, mga amortization, mga installments. Dapat hindi rin natin yung, dapat disciplined rin tayo enough na hindi natin to lahat
nilalagay in 1 month, no, dapat parang sinispread out rin natin siya. Hintayin muna natin matapos yung pagbabayad na natin sa ibang obligasyon bago natin patungan na naman ang panibago. Kasi kung hindi, talagang kayo lang po yung mahihirapan eventually sa pagmamanage. So importante yan, no? Yung isulat mo din ang lahat ng cash flow mo, saan mo napupunta, kung may sinusuportahan kang kamag-anak, magulang, kapatid, kung may mga in-invest ka na, bumili ka ng motor, magkano yung gastos mo dyan per month para ma-budget mo per month, no? Tapos, paano kung kunwari gusto nila magpa-party sa anak nila kasi naging 7 years old, alam mo naman sa atin, bongga ang mga ganon. Anong mapapayo mo sa kanila? Sa mga ganun. Tapos medyo tight ang budget, no? Oo. Sabi nga namin, di ba, parang yan, tinuturo rin po yan ng boss ko, si Boss Rex, Mr. Rex Mendoza. Kuron, wag dakot. Parang hindi naman masamang mag-gumastos, hindi naman masamang bumili ng konting luho from time to time, pero ang wag lang natin gagawin yung sobra-sobra, labis-labis na paggastos. Kung may income ka, kung may natatabi kang pera, pwede mo naman gastusin yan kahit sa hindi, tinatawag na non-essentials, no? Yan, yung mga biglang nag-7th birthday, gusto mong kahit papano, paghandaan yung anak mo, pwede mo naman gawin yan. Pero a more strategic way of doing it is, yon, alimbawa, newly married couple kayo, alam nyo naman na pagdating ng panahon na pag nagkaanak kayo, gagawin nyo yan para sa anak ninyo. So alam niyo na after 7 years, gagastos kayo ng ganitong kalaking amount, pag-ipunan nyo na. From the start, kailangan nagtatabi na kayo ng pera for that particular goal. So that after 7 years, alam niyo na itong pang 7th birthday fund na to, ito yung kukunan ninyo ng panggastos sa party na to. So, lahat po, kaya nga po, very important yung beginning with an end in mind, starting with the goals. Always start everything with your objectives. Ano ba financial objectives mo? Gusto mong bumili ng bahay after 10 years? Gusto mong mag-throw ng party for your children na after 7 years? Gusto mong bumili ng bag after 2 years? Para na ipoprograma mo na alam mo kung saan mo ilalagay yung pera mo. Kasi may mga iba't ibang klase rin ng instrumento na nakaka-match dun sa iba't ibang klaseng objectives rin natin sa buhay. Na mas practical, na mas mapalalago yung pera natin. Okay. So, ibig sabihin nun, ang ibig sabihin pala nun, depende sa sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, no, dyan mo pwedeng parang pag-isipan ano ba yung mga nararapat na aking pag-ipunan dahil sa ayaw at sa gusto ko, dadating talaga ito. Unang-una, pagpapaaral. Siyempre, bago kayong kasal, kahit ano sabihin mo, pagkatapos ng 4 na taon, pwede mo nang papasukan itong anak ninyong mag-aral, di ba? So, tiyan, hindi lang yon. Kung halimbawa sabihin natin, nag-uumpisa pa lang kayo mag-asawa, inisip nyo, ang gusto ko talaga mas maraming anak. Aba, talagang pag-iisipan din yan. Okay, syempre, pag nagkaanak ka, okay, syempre, ospital. Tapos, pagtustos. Ibig sabihin, napakalaking bagay talaga na may katotohanan yung pagharap mo sa buhay, di ba? Kasi kasama talaga dun kung saan mo ilalagay yung pinaglalaanan mong material na bagay. Kasi kung hindi maging malinaw yan sa'yo, para ka laging naghahabol at pwedeng yan ang panggalingan din ng depression mo. Kasi meron kang gustong gawin, pero hindi mo magawa dahil hindi mo alam kung paano mo gagawin. Kaya kailangan may guide, di ba? So yun ang ibig sabihin ko. Hindi sa sinasabi ko sa inyo magpuntahan kayo sa Ramfair, pero pwede rin, bakit hindi? Sabi ko nga sa inyo, makaka-commission ng Alfie dyan, sige, gawin na niyo. Pero as sinasabi ko lang, napakalaking bagay talaga na meron tayong financial guide. Para nang ganun, kahit pa kaunti lang ang pag-uumpisahan natin ay pwede nating mapalago. Di ba? Okay. So,
yun ang ibig sabihin ko. So ako ang okay, sige, go ahead Max. Pero po ulit from on air, no, kasi may mga nag-tune in po at isa po dito si Miss Estelita Divina Gracia po from Dasmariñas, Cavite. Magandang hapon po sa inyo. Na-interest po siya dun sa storya ng bus driver na nakapundar ng 1 million. Baka posible pong magbigay tayo ng kaunting detalye kung paano po ba talaga nagawa yun. Mukhang hindi siya makapaniwala na posible pala yun na kahit bus driver, pwede maging milyonaryo pagkatapos ng 7 taon. I think maraming nagtatanong dyan, kahit ako parang hirap ako makapaniwala pero after this episode mag-i-invest na ako sa iyo, ano ha, Jung. So ano baka pwedeng paki ano lang ulit yung specific siguro ko anong taon niya. At paano yung proseso na ginawa niya na sinabi mo consistent siya, no? Baka pwedeng clarify mo lang yung mga detalye para sa mga nagpapakinig natin. Basta unang-una rin po sa lahat, no, ayoko rin pong isipin nyo na ginagaranti ko yung kung ano man yung kikitain ninyo sa mga mutual funds, no. Bawal po kaming mag-guarantee para po sa information ng lahat, no. Ito po mga actual stories na we had back then, pero hindi po ito guarantee na maaaring mangyari rin po ito sa inyo in a different ano po period of time. So maganda pong linawin din natin yan sa simula pa lang. Pero yun nga po, kung tayo po ay may disiplina at maging very consistent po tayo at talagang makapag-desisyon tayo na wala itong tanggalan, kasi yung iba po ang nagiging problema kaya hindi kumikita gaano doon sa mga tinatawag ng instruments po na to. Kasi pagka kumikita na ng konti ay nagtatanggal ng interest, ay ginagamit muna, babalik ko na lang kasi hindi naman pala nababalik. Yung mga ganyan ba? Basta ito po, tuloy-tuloy lang siya. Tapos every time may bonus siya, nagdadagdag siya ng mas malaki, maliban dun sa 5,000 niya, ganyan. So, consistently, ginawa lang po niya ito. Period po nito nasa 1993, 1994, ganyan. So, until yun nga po, nung time na gusto na niyang tanggalin yung money niya, yun yung naging value ng pera niya. Kasi, as I was saying, in-invest po niya ito sa isang equity fund. Pag sinabi po kasing equity fund, ito po ay isang klase ng investment instrument na naka-invest po sa stock market. So, yung stock market po, yan po yung mga pwede kayo mag-invest sa shares of stock ng Ayala, San Miguel, Meralco, PLDT, Globe, Smart, mga ganyan po. Siyempre at that time, may mga years po siyang na hagit na hindi maganda yung stock market at that time. Tapos biglang nag-recover. Kaya maganda po dahil naka-position na po siya for quite some time. Tapos biglang nung nag-recover yung market, talagang sinwerte rin siya in a way. He was blessed dahil nakapag-invest siya noong mga panahon na ang baba ng presyo. So, nung umakyat yung presyo, he was blessed na to have earned that much also. So, nagsimula lang po siya. Nag-open siya ng investment account niya sa isang equity fund. Yan, yung pangalan po ng equity fund na yun, Phil Equity Fund. Tapos, nag-open siya ng account. Tapos, nag-invest siya every month. Nung 5,000 lang, dire-dire-diretso lang po. Tapos, every time po na may natatanggap siya, kasi may mga times na nakakakuha siya ng bonus or biglang may nabenta siyang kung anumang ari-arian niya, kung anuman po yun, nagdadagdag siya. So, until eventually, yun po, na-accumulate po niya yung ganong klase. Tapos kumita po yung kanyang investment sa Film Equity Fund. So I think napaka-importante nung hinighlight mo, no, na walang, hindi tayo dito na porket magtabi lang ako 5,000, magiging milyonaryo na ako. Kailangan merong, ang I think importante din alamin natin yung status ng stock market kasi affected yan by the global market, no? So maraming factors na kailangan intindihin ng ating tagapakinig na hindi tayo nagbibigay ng assurance, no? Pero I think
wala namang mawawala kapag nag-invest ka at nagtabi ka ng pera na hindi mo gagalawin. Mas madali yatang magtabi ng pera at ibigay sa isang taga isang financial manager kesa yung itatabi mo lang sa alkansya mo, 'di ba? So, walang mawawala. Oo, dito. Mm-hmm. At may nagtanong lang ulit kasi may nagtatanong na kung paano daw mag-invest sa inyo. Baka since malapit na matapos ang ating show ngayong hapon, no? Pwede mong sigurong ulitin kasi may humihingi nga ng cellphone number eh. Kasi siyempre, mga tagapakinig natin, baka mas gusto nila mag-text. Pero ulitin lang po natin, no? Ang ano po, may nakita ko may website kayo, rampver.com, rampver.com. At kung gusto nila mag-email, ano po ulit yung email address, Loom? info@rampver.com. Yun. Tsaka meron din po silang YouTube. Ano po yung pangalan sa YouTube? Pa-search lang po nung Rampver Financials on YouTube. Bubulaga po ang mga mukha namin doon. Makikita niyo po yun. At napaka, kung kayo po ay lalong-lalo na very interested and serious na po kayo sa inyong track towards prosperity po, towards financial abundance po na tinatawag. Kung seryoso na po kayong gusto ninyong tahakin itong financial journey na ito, maganda pong simulan ninyong panoorin yung mga videos po namin doon sa YouTube channel na yun. Kasi yung mga komplikadong konsepto, talagang ginagawa naming simple para mas maraming makaintindi at maka-appreciate po. So para sa Pilipino talaga to, no? Para maintindihan natin, lalo na sa mga walang experience sa finances. So rampver.com yung website, info@rampver.com, and sa YouTube, Rampver Financials. And also on Facebook, Rampver Financial. So ngayon, isa-search ko siya sa Facebook. Baka Tita Chit, may tanong ka pa para kay Emma. Oo. Alam mo, bago tayo magtapos, ganito lang. Para naman maintindihan din ng mga tao, paano ba sila makakaiwas sa mga utang? Kasi pinag-uusapan lahat natin to. Paano mag-impok? Pero paano kung may mga utang? Ano ang dapat nilang alalahanin para makaiwas sila at makaalis sila sa pagkakautang. So yun yung paki ano kwentuhan mo muna yung mga tagapakinig. Sige. Pwede mo bang umutang muna sa inyo? Oo, utang na loob. Oo, utangin kita. Utang na loob. Hindi, nilulako ko na kayo. Anyway, meron po yan. Sa akin po, para makaiwas ng utang, may tatlong bagay po yan na dapat lang natin tatandaan. Live simply, mabuhay tayo ng simple lamang. Have a budget. Kailangan meron tayong budget na alam natin yung limitations natin, parameters natin. Nag-overspend na ba ako? Ano ba yung pwede ko pang gastusin? Ano yung kulang ko pa para sa ipon ko? Yung mga bagay na ganyan, nakukuha yan sa budgeting. And last but not the least, yung pagkakaroon po ng emergency fund. Very important po yan. Yung emergency fund po for our listeners and viewers today, yung po yung klase ng funds, ng pondo, na 3 to 6 months worth po of your monthly living and expenses. So, kailangan po yung pera na yon nakalagay lang sa banko o sa isang stable instrument na readily accessible anytime na mangailangan kayo. Kasi kaya naman po nababaon sa utang yung karamihan sa atin dahil wala pong emergency fund na tinatawag. Na pag biglang nagkasakit, na ospital or na aksidente, nabalian, ganyan, kinailangan itakbo sa hospital, wala kayong ready cash pangbayad. So, sa swipe na lang yan sa credit card. Or kung walang credit card, mangungutang, hihirang sa kamag-anak. Tapos, masasanay ka eh, kasi parang it becomes a habit na, ay, madali lang palang umutang o madali lang palang mag-swipe sa credit card. Until eventually, you will realize na ay, nag-accumulate na pala, nabaon na ako sa utang. So sa akin, very clear po yan na kung gusto natin makaiwas sa mga utang, kailangan talaga una sa lahat, simpleng pamumuhay, huwag tayong masyadong maluho. Again, hindi naman po kasalanan na mag-give in pa konti-konti sa mga konting luxuries in life, pero kurot wag dakot,
no? Yung tinuturo sa amin palagi ni Mr. Mendoza. Pangalawa is to have a clear budget na susundan talaga natin. And third, last but not the least, is really to establish yung emergency fund na tinatawag. Very important thing para makaiwas tayo sa utang. Favorite ko yung kurot, wag dakot. Napaka-tatak yan sa utak ko ngayon 2021. Kurot, wag dakot. Diba? Kasi live simply eh. Lalo na ngayon may pandemya, kailangan natin talagang mapag-isipan ano ba talagang pinaka-importante, no? At kailangan ba talagang bilhin ang mga bagay na yan? Kailangan ba talagang magpa-party ng bongga na ganyan? So, I think now is the best time to save. At gusto ko lang po sabihin sa inyo, Jung, no? Yung nagtanong po kung paano mag-invest ulit, no? Kanina si, ano po yan, Miss Tami po silang mga nakaabang doon para po sa inyo. Yeah. Alam nyo, ano, bago tayo mag-depos, ano, konti na lang panahon, mag-tapos na tayo. Sana po ay malaman ng ating mga tagapakinig na ang buhay-bahay ay ang gusto po talaga ay malamnan ang ating mga usap-usapan sa bahay ng mas makabuluhan at makatuturang mga usapin. Lalo na po sa mga panahon ngayon na lagi tayo magkakasama sa bahay. Pagkakuminsan po talagang hindi na iiwasan yung nagkakainisan na, di po ba? Pero kaya nga po, yan naman po ang aming pinagsisikapan na makapaghatid ng mga bagay na makakatulong upang talagang ang ating usapan, ang ating pakipag, sabi nga, talastasan na mag-anak ay mas makabuluhan. Para nang ganun ho, ay may sabi nga, ay meron namang katahimikan sa bahay at may kasiyahan tayong nakukuha na para ho bang ipinaliliwanag sa atin na lahat ng bagay na dumarating sa atin, lalo na ngayon sa mga pagsubok ng pandemya, ay meron laging kapalit na kabutihan. Pero kailangan ay matuklasan natin niyon. Kaya alam niyo po, ako naman ay siguro kung may mga na-live stream sa inyo, nakikita na niyo maputi na ang buhok ko. No? So, hindi po ako mag-aatubili na magsabi sa inyo na huwag po natin kalimutan talaga ang manalangin. Dahil talaga pong yan ang talagang pinakamalaking investment na magagawa natin. Hindi lamang para sa buhay na ito, pero lalo na sa buhay na walang hanggan. Kaya talaga ho pong kami ay nagpapasalamat, no, sa naibigay na panahon sa atin ni Jung, no, at saka yung mga naibigay niya sa ating mga istorya at saka encouragement, di ba? Na lahat pala naman ng bagay ay pwedeng may makatulong, no? Okay. So yan po ang aking gustong iparating, lalo na po dun sa mga nakinig at nagpadala ng kanilang mga mensahe. Naku, talaga pong ikinatutuwa naming malaman na nakakarating sa inyo itong programing Buhay Bahay. Akalain ninyo, kung hindi kayo nag-text, edi hindi namin alam na may mga kasama pala kaming nasa Pangasinan, nasa Cavite, nasa, diba? O yan, kaya maraming salamat po. Opo, at bago tayo magtapos, gusto ko lang siguro ang ganda ng pagbungad ng ating 2021 sa Buhay Bahay. Kasi napupuno ng pag-asa na kahit bus driver ka, jeepney driver, katulong sa bahay, kayang-kayang yumaman. Kailangan lang disiplina, kailangan lang marunong matutong kumurot at huwag dumakot. Alamin ang budget, magkaroon ng emergency savings. Kapag tinupad nyo po ang inyong mga pinayo ni June ngayon, at siguro mag-invest din kayo eventually sa Rampver, tiyak na kayo ay mabubuhay ng mantiwasay. So, hindi naman namin... Huwag kalimutan ang panalangin, ha? Opo. Panalangin, manalangin po tayo. Sasabihin ko sana, importante ang pera, pero hindi yun ang pinaka-importante sa buhay. Diba? Pero syempre, gusto rin ng Diyos na mabuhay tayo ng komportable dito. Pero at the same time, kailangan gamitin natin yung utak natin doon. Hindi pwedeng gwaldas lang tayo ng pera ngayong 2021. So, dyan po nagtatapos ang ating episode, ngayong first episode for 2021 dito sa Buhay Bahay. Kami po ay mapapakinggan nyo sa ikalawa at ikaapat na linggo ng buwan dito lang po sa DZXL 558 Manila. At mapapanood nyo din po kami sa Facebook at YouTube accounts ng DZXL 558 Manila. Ako po si Mags Valdez. At ako naman po si Chit Hidalgo, nagpapasalamat at nag-uulit. Kung walang isinuksok, walang madudukot.
Maraming salamat po.